Alam mo, sobrang mahal na mahal kita, Van. Sana sa unispin mo pa rin yung mga anak natin. Hindi ko pinaharap na lalaki sila mo ng tatay, Van, eh. Sana mamusigin ka pa rin ako sa Diyan, mabalikan kami. Paano na lang po yung mga anak namin, Ma'am? Paano na lang po sila? Grabe, Van. Hindi mo lang kinantay sana kahit 5 months bago mo yung ginawa. Magandang hapon po, no, Ma'am Rose Jean. Okay, Ma'am, no, so ito, naiyak na siya rin si Ma'am Rose Jean. Ramdam ko na, no, yung kung ano yung naging karanasan siguro ni Ma'am Rose Jean. Pero Ma'am, no, bago po yan, matanong ko lang muna. So hindi na kayo nagsasama, no, ng inyo pong asawa? Hindi po, kasi usapan lang po nun, sir. Mag-isip-isip lang daw muna siya po sa harap po ni Kapitan po nun, sir. Ang pagdating po namin dun sa Pampanga, sa kapatid ko po, dun lang po siya nag-chat na sawa na daw po siya. Makikipag-iwalay na daw po siya sa akin. Sobrang masasakit po ng mga minitawan niyang salita. Nasikamatay po talaga. Siguro kung wala lang yung anak ko. Siguro na talaga nagpamatay so, na po. Sinabihan po niya kayo na ayaw na niya. Gusto na niya magipaghiwalay. Sabi niya po. Ma'am, nagkaroon po ba kayo ng malaking pag-aaway? Po, dahil po sa babae, sir. Ah, dahil sa babae. Kasalanan din naman pala niya. Opo, yung dahilan po ng pinagsisilosa na ko, sir, naging sila po pala talaga nun, sir, nung supervisor niya po. Supervisor niya? So, saan, ano ba yung trabaho nito ng mister po ninyo? Receiving clerk po. Okay, receiving clerk. Regular po siya. Tapos, sir, nalaman mo na may relasyon siya sa kanyang, opo, supervisor? Na-open ko po yung dummy account niya po, sir. Okay. Doon ko po nalaman lahat po yun, sir. Habang ako po, sir. Habang ako po lugmok na lugmok kasama yung anak ko, halos hindi pa ako makakain, hindi po talaga ako makatulog, sir. Nung nabasa ko po na makonbo nila na love po yung tawagan po nila, sir. Okay. Ano pa yung mga nandun sa conversation na nakita mo? Yung ano po, sir, nung balak po ng asawa ko nasundan po siya po sa ibang bansa po. Kasi may balak po mag-abroad po, sir, eh. Ah, okay. So, nahuli mo, tapos nung kinonfront mo na siya, guys, sabi niya, kailangan ko munang mapag-isip, ganon. Opo. So, umalis siya. Opo, sir. Tapos sinabihan ka na lang niya na ayaw na niya. Opo, tapos nakiusap po ako sa kanya, sir, na nagmamakaawa po ako, sir, na kahit pauwiin niya na lang po kami dun sa probinsya po nila, sir, kasi po, paano po pag-aaral lang anak ko? Oo. Paano po yung follow-up, check-up ko po, sir, kasi marami po akong bukol, sir, eh. Ma'am, siya po ba, no, mula nung umalis po siya sa inyong tahanan, meron pa, at least kasi may dalawang anak siya rin, eh, no? Mm-hmm. Siya ba ay nagpapadala ng suporta? 1 month pa lang po kasi kaming naghiwalay, sir. 1 buwan, okay. Opo. So, dun sa 1 buwan po na yun. Nagbigay naman po siya, sir. Nakapagbigay naman. Opo. So, ma'am, lumapit po kayo sa amin. Ano po ang gusto ninyong mangyari? Gusto ko po sana po, sir, na mapablocklist na lang po kung pwede po. O anong pwedeng na. May kaso ko po sa kanilang dalawa kasi po gustong-gusto ko po sanang sampalin yung babae. Pero hindi ko po dudungisan yung kamay ko, sir. Hindi ko po dudungisan yung kamay ko. Sampalin, hindi po. Okay. Dadaan ko po sa tamang proseso po, sir. Legal na proseso. So gusto mong malaman, no, kung ano yung mga remedyo na legal, opo, na available po sa'yo. Mr. Juan Ligayo, no, nandito sa studio, umiiyak ang inyo pong misis. Okay, narinig mo naman yung sinabi niya. Anong masasabi mo? Mr. Juan Ligayo. Sa side ko naman po, talaga admit ko naman po na ano, may mali. May mali naman. Pero din sa mga screenshot naman po din sa ano, wala namang ano din. Wala namang malalas po ang ano din po. Oh, so inaamin mo na meron kang relasyon dun po sa inyong wala po, supervisor? Pero, wala po. Puro joke-joke lang po yung ano nun. Sir, may pero ano po bang love, sir? Ano po ba yung mga nakikita mo dun sa ano? Kasi sabi niya, biru-biruan lang daw. Pero kailangan mo mag-dummy account para makipagbiruan? Mr. Juan Ligayo? Kinikilig pa po siya, sir. Magkausap po sila nito, sir. Nagbibideo call po sila, sir, habang pong nagchat kasi takot po yung babae, sir, na baka po marinig po sa ng magulang niya po. Kaya ang ginawa po ng babae, chat na lang daw po sila, sir. Okay. Ito yung sinendang staff namin na sinanyo. Matulog ka na din, sabi po nung sino po nagsabi nito? Yung Jane po. Okay, haha, mamaya, mauna ka na. Di pa kasi ako inaantok, sabi nung... Sino ba tong kulay blue? Si asawa ko. Yung mister. Yung mister. Nakapikit na nga, pikit lang pero gising ang diwa. Tapos,
yun po yung send ng Mr. Po ninyo. Mag-delete, ay sus, mag-delete ka, love. Kala ko ba tulog ka na? Kasi nag-send po yung Mr. Po ninyo ng picture. Pinag-tripan na naman si Pico, love. Tawagan nga nila, love. Love talaga. Talaga bang love yung tawagan ninyo, Mr. Juan Ligayo? Po, yes po. Kasi ang sabi mo kanina, biro-biroan nyo lang nung supervisor mo. Shari, parang una sa lahat, no, parang hindi naman usual, no, na nangyayari na ikaw makipagbiruan sa iyong supervisor, tawag mo sa kanya love. Love. Okay? At siguro outside office hours pa yan, no? Work hours nila yan. Hindi naman grami, Van. Hindi mo lang inantay sana kahit 5 months bago mo yan ginawa. Alam mo, may mga anak natin, Van. Halos hindi mo makausap. Halos nagmamakaawa ako sa chat sa ate mo. Sa magulang mo naman, sabihin nyo naman si Ivan makausapan kahit ang bata. Tumatawag naman ako. Tumatawag naman ako. Tumatawag ka pa nung binlock mo ako. Ilang beses mo ako binlock. Sobrang pag-block mo sa akin. Siyempre, yung pag-block mo yun, kung ano-ano yung lumalabas sa bunga mo. Ay, sinungaling ka talaga, Van. Lahat po, pati po, pagkasal po namin, sinabi niya po na pinilit ko lang daw po siya. Van, na-scam mo yung unang kasal natin. Tinulungan lang tayo ni Mamita. Tapos sasabihin mo. Yun nga dapat. Sinasabi mo, hindi naman alam na sabi mo, buntis ka lang, buntis ka lang. Gustuin mo na kaagad magpakasal, Van. Ikaw yung unang nag-iaya na magpakasal tayo. Ano, ikaw na nga yung nag-iaya. Sinungaling ka, meron si Mamita, si Kagawad Rona. Meron si Kagawad Rona, Van. Huwag mo naman sabihin sa akin. Tapos sinabi niya po, ang kapal na po ng mga mukha ko po. Tignan niyo po, dyan. Oo, no? Okay. Ma'am. Sinasabi rin dito, Atty. Kasi ano eh, nag-I love you siya kay Jane. Bakit mo ko tinatawanan, sabi ni Jane. Sabi naman ng Mr. Po ninyo, ang ganda mo naman kasi. Sabi po nung Jane, hay nako, kalmahan mo lang. Sabi po nung Mr. Po ninyo, sige na, pikit ka na. Sabi po nung Jane, mag-delete ka na, baka may makabasa pa. Love, mag-delete ka. Sabi po nung asawa niya, nag-delete na ako. Eto ha, pag tayong dalawa lang nag-uusap pati sa store, love, tawag mo sa akin ha. Ayun. Okay, so... Pwede po bang magsalita ako dun sa babae? Sige, oh, baka nakikinig din po yun, no? Sa'yo. Alam mo, may anak ka din, di ba? May asawa ka at okay pa kayo ng asawa mo. Bakit pinasok mo naman yung pamilya namin? Isipin mo naman, may anak kami dalawa. Dumating ka lang, sira na. Hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi kayo nakukonsensya sa ginawa nyo? Grabe talaga. Alam na po yan ng babae, sir. Eh, nung una po, sir. Nag-chat na po. Ano? Sige, magsalita. Yung kasi yung pinipilit mo, eh, wala naman, hindi ko naman sa palagi kasama sa store. Wala naman ko ebidensya na tapos yung po, chat lang, pero pagdating naman sa ano, wala. Hindi, Mr. Juan Ligayo, hindi naman yung hinanakit ng inyong asawa, ay hindi naman kung anong nangyari sa inyo, pero malaman lang niya, no, na itong may mga pag-uusap ninyo, yun pa lang, masakit na sa kanya. Sobrang especially na meron kayong mga anak, ang liliit pa. Yes, wala pa akong tulong. Hindi pa, kasi nag-uusap. Ito ba, ito lang ba ang unang pagkakataon na nahuli mo siya na may sir, ibang kausap? Ito lang po, sir. Pero 2 beses niya na ba ako niya niloko, sir. Okay. Binata pa ako noon. Ano ka ba? Binata ka, pero live-in tayo. 1 year mahigit. Ang tayo nag-live-in. Grabe naman. Sir, may bahay pa po kami, sir. Kakalipat kaya po masakit sa akin, sir. Kasi po, kakalipat lang po namin sa bahay namin, sir. Tapos yung... Ay, sorry, ma'am. Maputo lang. Sinabi mo kanina, yung babae, itong supervisor na to, eh, meron ding asawa. Po. Meron ding anak. Opo. Alam ba nung asawa niya yung nangyayari sa kanila? Opo. Nang chat ko na po siya, tapos nabasa niya po lahat ng mga chat ko doon sa asawa niya po. Okay. Galit na galit ano, po siya. Nasa abroad po kasi yung asawa ng babae. Oh my goodness. Kayo, ha? Nagmamakaawa po siya sa akin. Naipasa ko po yung mga screenshot po na nagpapatunay na may relasyon po sila ng asawa ko po. Pero hindi ko po ginawa. Eto, kasi mahal ko po yung asawa dalawang, ko. At, dalawang pamilya na naman yung nasira, Shari, no? At ang mas nakakalungkot dito, naririnig tayo ni Senator Raffy, ni Congresswoman Jocelyn, yung isa pala, OFW pa, wala sa Pilipinas yung asawa niya habang nagtatrabaho sa abroad, okay? Nagpapakasarap naman dito sa Pilipinas yung isa. Ma'am, pumunta kayo dito kanina, sabi niyo gusto niya na talagang tuluyan itong si Mr. Juan Ligayo. Kung ano, nararamdaman si malamahal kita, man. Ikaw yung first love ko, man. Eh. Hindi ko, paano na lang yung mga anak natin, lalaki na.
Walang sustento po. Puro po siya sustento, sustento na lang ba? Hindi kaya yan yung kailangan ng anak natin eh. Kailangan niya, ama, ama na okay, magagamay sa kanila ba? Mag-ipagay sa kanila ba? Bakit gusto mo maging broken family tayo? Hindi ko talagang nangyari. Diba sinasabi mo naman sa akin noon? Sinasabi mo sa akin na ano ba talaga ang feelings mo sa akin? Sabihin mo na habang maaga pa. O sinabi ko, noon last year pa tayo na ganyan, ganyan, away ng away. Sinungaling po sir, marami sinungaling po yung mga plano po. Mga plano po na mag-abroad po siya na bago po mangyari po ito lahat. Marami po. Marami po, naawa lang ako sa anak natin. Okay. Kaya ko man magpakama sa mga bata, pero sa'yo kasi, grabe ka naman kasi minsan. So, grabe ma'am. Talaga. Hindi na po kayo open na makipagbalikan talaga dito sir, kay sir. Sir, ako lang po sir. Gusto ko po talaga halos nagmamakaaw. Nag-utang pa akong pamasahe sir. Para lang po ipadala sa kanya sir. Para mag-usap kami sana sir. Gusto talaga ni Ma'am Shari no, na mabuo yung pamilya nila. Pero alam ko pong ayaw niya na po talaga. Wala na. Talaga bang hindi niyo na maayos to Mr. Juan Ligayo? Napahiya naman ako sir, pati sa trabaho ko. Ganun din naman yung mga ano na issue namin ngayon. Hindi ka napahiya dahil pumunta siya dito. Yung ginawa mo ang nagpahiya sa'yo. Okay, wag mong ipagbintang sa kanya. Kasi ikaw naman, yung kung sino pang biktima, siya pa yung sinisisi mo. Nakakainis yung mga ganito. Shari, no, napahiya na raw siya eh. Feeling ko kailangan na rin ang dosartan niya to ni JB. Kaya nga. Yung mga ganyang klaseng comment, yung mga binibitawang ganyang salita, napaka... Binabalik pa kay ma'am eh. Oo. Alam mo, Shari, yung VAWSI, may singit ko lang ha. Yung special protection po, no, special na batas po yan ng VAWSI, okay? Mapapatanong kayo, di ba meron naman na tayong mga batas? Bakit kinailangan pa natin ng special na batas para sa mga babae? Kasi alam po ng ating mga mambabatas, no, na yung mga nanay, especially gaya po ni Ma'am Rose Jean, no, madali silang ma-manipulate. Especially na lagi, pag nanay ka, gusto mo yung makabubuti na lang sa mga anak ko, handa akong magpatawad. Tama po. Okay? So madali silang mabiktima ulit, no? Okay? Ipapalabasin na sila pa may kasalanan. Okay? So ma'am, no, dito sa nangyayaring ito, sa tingin ko, Shari, hindi na makabubuti pa, no? Ngayon, ha? Susubukan natin later on, no? Baka naman makapag-usap sila off-air na pwede pang ayusin na lang muna nila, no? Pero... ang karapatan po ngayon ni Ma'am Rose Jean, pwede po tayong mag-file, no? Number one yung VAWSI. Mm-hmm. Okay? Kasi merong violence, no? Hindi man physical, pero covered naman po sa VAWSI. Yung psychological violence, kitang-kita mo naman, Shari. No? Diyan pa lang sa reaction, yung sakit na nararamdaman. Alam po talaga kung tulong siya. Ngayon ni... Pero ano po ba ang gusto niyong mangyari, ma'am? Tumigil lang po sila ng babae po. At bumalik po sa'yo, ma'am. Kasi po yung mga anak ko namin... Hindi ko po talaga yun na single mom po eh. May sakit pa po ako. Paano na lang po yung mga anak namin, ma'am? Paano na lang po sila? Sir Juan? Pwede ba na mag-usap muna kayo ng misis mo? Siguro magpakalalaki ka, maging tatay ka sa mga anak mo. Hindi mo pwedeng takbuhan lang basta-basta, Sir Juan. Hindi ko naman po tatakbuhan yung anak ko, ma'am. Oo, pero hindi ibig sabihin yung sinusustentuhan mo lang is okay na yun. Kasal lang, papel lang yung pinaglalaban ko. Sabi mo pang ganyan. Sir Juan, siguro mag-usap muna kayo. Kausapin mo yung misis mo at ina ng mga anak mo. Hindi yung kung kailan mo lang gustong umalis, gusto mo lang ng space, gusto mo muna ng... time para makapag-isip-isip. Eh paano yan? Hindi ka naman na binata, sir. May anak ka na. Kausapin mo, sir, yung ina po ng mga anak po ninyo. Kausapin mo ng maayos. Yung may respeto pa din, Sir Juan. Wala lang po siyang respeto, ma'am. Kaya alam ko na hindi na po talaga yan mag-ipagbalikan sa akin. Sa amin ng mga anak ko. Hindi ko alam man kung paano ko sisimulan to. Man. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan na ako na lang. Na ako magiging ama at tatay sa mga anak natin. Hindi po. Hindi ko po alam kung saan magsimula. May sakit pa po ako. Nakiusap po ako sa kanya noon, ma'am, na kahit umuwi na lang po kami doon. Kasi po may mga follow-up check-up po ako. Sabi niya may sira na ata yung utak mo. Sabi niya, ganyan sa akin. Ang sasakit po, andyan po. Lahat ng mga kundbo niya sa akin, sir. Ma'am, no, alos, hindi ko na po talaga. Ma'am, base po dyan no, sa mga ibinahagi po ninyo sa amin, parang ang pinakamabuting para na lang dito is bigyan natin ng leksyon. Shari, etong si Juan Ligayo. Alam kong mas makabubuti po sana, no? Gugustuhin ninyo na mabuo na lang ulit yung pamilya ninyo. Pero kung babalik po siya sa inyong tahanan, na wala naman, hindi pa rin, ka na rin naman niya irerespetuhin at yung mga bata, parang
hindi natin masusolusyunan yung problema na to. Okay. So, ito attorney, baka maaari pong makatulong kasi ang iniisip na po natin dito yung kapakanan po ng mga bata. Si Ma'am Edna Duwaso, ang CSWD head po ng Angeles City, Pampanga. Magandang hapon po, Ma'am Edna. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Edna. Yes po, si magandang hapon po. Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Ma'am, meron na naman pong isang problema po no, ng pamilya. Okay, meron pong dalawang musmos, no? Malilit na mga bata, 4 years old at 2 years old po dito. Parang malabong magkabalikan pa sa ngayon, no, yung mga nanay at yung tatay. Ang tanong po namin sa inyo, ma'am, is ano po kayang masasuggest nyo, no, na arrangement or siguro anong intervention ang pwede nyong maibahagi na tulong para sa mga bata? Actually, para po sa sa kanilang buong pamilya, kung sila po ay nandito sa Angeles, pwede po silang yung mag-asawa po mag-undergo ng marriage counseling service para po maintindihan nila kung ano talaga yung problema. Hindi ayan, kayang solusyonan ng maayos eh. Ano po yung mga resolusyon na pwede naman masigurad protection at kapakanan ng dalawang bata? Pwede po makatulong doon yung aming opisina, attorney. Okay. Ayun po, ma'am, no, narinig po natin hello si po Ma'am Edna Duwaso, no? So, willing naman po tumulong ang ating CSWD, hindi lang po sa mga bata, pero just in case na maaari nyo pang ayusin ang hindi nyo pagkakaintindihan ni Sir Juan, okay, handang tumulong po ang ating CSWD. Okay? Ma'am, aasistihan po namin kayo, ma'am, ha? Samahan po namin kayo sa CSWD po ng Angeles City, Pampanga para makita din natin kung ano po yung mga maitutulong po ng CSWD para sa pag-uusap po ninyong mag-asawa. Okay? Dalawang taon gulang pa lang po yung anak po ninyo, sir. Yung bunso po ninyo. Ma'am, ito ha, babasahin ko lang yung ibang comments ng netizen natin. Sabi ni Ma'am Eden Colita, ate, wag mo nang ipilit yung sarili mo, uulitin din niya yan. Habang maaga pa, maliit pang mga anak mo, tanggapin mo. Ayan. Ipakulong, alagaan mo na lang ang mga anak mo, ate. Walang kwenta yung asawa mo, feeling binata pa din at wala nang respeto sa'yo. Galing kay Mikas Rosal. Sabi nila Arnie Nomoto, ate, first love ko din ang tatay ng mga anak ko, pero iniwanan ko din. Ayun yung mga ilan lang pong payo ng mga netizens natin, ma'am. Oo, Shari, kasi mas mabuti na lang, no, na yung setup ay ganun kesa naman maging, sabihin natin maging kompleto sila, pero lalaki yung mga bata, no, sa isang mapag-abusong tatay. Mm-hmm. Parang hindi rin naman makabubuti sa kanila, makikita nilang sinasaktan ng kanilang sariling nanay, di ba? Mm-hmm. Like yung ano, yung emotional po. Yes, okay, yes, diba? Oo. At makaka-apekto yan sa kanilang paglaki. Mm-hmm. Opo, no? Mabait naman din po yung asawa ko, sir. Responsable naman po siya. Talagang na-inlove lang siguro dito kay supervisor. Oh, sorry, baka may nagtatanong lang yan. Pwede ba nating ipasok yung krimen na concubinage laban sa kanilang ni supervisor? Well, base lang po doon sa ikwinento po sa atin ni Ma'am Rose Jean, okay? Hindi pa po, no? Hindi pa po siya magfo-fall for concubinage, no? Kasi yung naging ebidensya pa lang naman natin is yung kanilang pag-uusap na parang may relasyon talaga. Pero in so far, as kung meron bang nangyari na, okay, kakailanganin po natin ng karagdagang mga ebidensya po doon. Mm-hmm. Okay, so kayang sabi ko nga kanina, vowsy talaga, no? Yung sasaktong kaso. No? May criminal liability po si Sir Juan Ligayo dyan. Ate, ang daming nagpapayo sa'yo sa comment section na alagaan mo daw yung sarili mo dahil may mga anak pa kayo na kumukuha po ng lakas sa'yo. Ko pa talaga, no? Ma'am, hindi nyo pwedeng hindi alam, ma'am, ha? Kailangan, madam, na magpalakas kayo kasi sa inyo po kukuha ng lakas po yung mga bata. Hindi na makatulong, ma'am. Ano, hindi ko malunok yung kanin. Ginagawa ko, lagayin ko ng asin, tapos tubing pa na lang diretso lunok kasi pag kinain ko, tapos masuka na ako. Kung ayaw nyo na po, ma'am, uuwi na lang po kami nang dyan sa ng mga anak ko. Sana po matulungan ako na sila aming okay magsimula ulit. Ma'am, gusto niyo po umuwi, ma'am, ng Jensen kahit yun na lang po. Pero kasi, madam, kailangan po kasi
panagutan din po niya yung obligasyon niya bilang tatay. Wala pong problema, madam, pwede po namin kayong pauwiin ng Jensen. Pero kasi ma'am, kailangan meron muna kayong magandang usapan patungkol po doon sa mga bata. Doon po tayo magsimula, ma'am, ha? Okay. May mensahe po ba kayo kay Sir Juan? Sige po, may last message muna po kayo ngayon. Alam mo, sobrang mahal na mahal kita, ma'am. Alam mo, gusto ko na magpakamatay dahil sa'yo. Ay, ma'am, huwag niyo pong banggitin yan, ma'am. May dalawa po kayong anak, ha? Wag naman. Sana sa unisipin mo pa rin yung mga anak natin. Hindi ko pinaghanap na malalang sila walang tatay mo, eh. Sana mamasigin ka pa rin ang usin siya, mambalikan kami. Kasi alam mo, masakitin ako, eh. Paano na lang wala na ako, paano sila? Paano pag lumaki silang bumalihin sila noon? Tatanungin ko saan yung tatay. Sana po sa lahat ng mga ama na gustong pasukin ang mundo ng buon ng mundo ng pagkakaroon ng pamilya, sana palagutan niyo po hanggang dulo. Sana wag niyo iwanan yung mga anak niyo, wag sarili niyo lang yung iniisip niyo. Kasi oo, nasasaktan ako ng sobra, fan, pero alam kong mas nasasaktan yung mga anak natin. Sila yung mas kawawa dito, hindi tayong dalawa. Pero kakayanin kong mabuhay para sa kanila. Kakayanin ko, lalabanin ko tong sakit ko para sa kaninang dalawa. Sana na dumating ang panang makonsensya kayo. Kasi wala pang rewind yung buhay, mami. Hindi natin alam bukas patay na pala tayo. Dapat isipin na lang natin yung mga anak natin. Salamat, man. Sir Juan, ikaw po, may mensahe ka kay Ma'am Rose? Tatawagan na lang daw niya. Okay. So, tatawagan niya, sir. Pero ngayon, sir, baka gusto niyo lang po humingi ng tawad. Humingi naman mo ang tawad pa niya, ma. Sige, sir. Humingi naman ako ang tawad sa iyo. Inanong ko naman lahat ng ano ko sa iyo, yung paliwanag ko sa iyo, pero hindi ka naman kasi nakinig sa iyo. Kasi nung linggo lang, nagkasama pa rin kayo. Nagkasama pa rin sila sa inuman po. Rasher, ganyan naman yung ano natin, ha. Away pati. Kasi ganun din, eh. Sender, ganun na naman. Kasi, ma'am, bagong gawa po yung bahay namin po. Tapos pero ganun po, na lang. Away pati. Ay, huwag kang magsinungaling na ganyan. Away pati. Ma'am, ganito na lang po. Kakausapin po namin kayo sa kabila, ha. Tapos, paasistihan po namin kayo sa office po nila, Ma'am Edna, sa CSWD. Dalhin po natin doon yung mga bata. Ma'am, para kung meron pa pong ibang programa, ang CSWD na makakatulong po sa mga bata, ipasok po natin sila doon, ma'am, ha. Para mapangalagaan po natin yung mga anak po ninyo. Okay? And, Sir Juan? Yes, ma'am. May mensahe ka, sir. Bilang isang lalaki, attorney JV, ano yung nais mong maipayo kay Sir Juan? Well, number one, no, ang gusto kong sabihin dito kay Sir Juan is gampanan niya. Okay? Kasi kasal siya, eh. Gampanan niya yung responsibilidad niya, hindi lang bilang isang mabuting asawa. Okay? At dapat bilang isang modelo ring ama. Okay? Yung mga anak niyo po ba, lalaki or babae? Lalaki at babae po. Oh, lalaki at babae. Okay? So later on, kung malaman nila, no, itong mga nangyayaring ito, babalik at babalik sa iyo ito, Mr. Juan Ligayo, lalaki yung mga yan na may galit sa iyo. Okay, number two, okay, yung ginagawa nyo ng inyong supervisor, alam mo naman pala na isang kahihiyan yan. Okay, kung sa umpisa siguro eh sa tingin mo parang biro-biro lang. Okay, ngayon malinaw na na dalawang pamilya na yung naapektuhan diyan, hindi na tama. Okay. And number three, okay, kung talagang hindi maayos, no, yung magiging palaisipan itong si Mr. Juan Ligayo, eh maging handa siya. Okay? Kasi meron talaga siyang pananagutan sa batas. Okay? At kasama na rin, no? Kasama na rin si yung supervisor na kasama niya. Okay, hindi siya ligtas dito. Okay? So ayun na lang muna, Shari, siguro, no? Okay, sige po. Maraming salamat, Sir Juan. At magandang hapon po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabila, ha? Salamat po. Salamat po. Opo, ma'am.